Hi everyone! Dito na naman sa Tita Bet. Tingnan ninyo ang aking malaking pelodendron! Ngayon po ay magtatanim si Tita Bet ng pelodendron. At kasi napakalaki na niya, kaya tingnan natin kung paano si Tita Bet mag, anong tawag doon? Mag-repot? Hindi. Propagate! Yay! Paano Tita Bet mag-propagate na pelodendron? Kasi ayan, napakalaki na po nito. Ito po ay barter na naman kay Tita Bet. Kaya yan, nagkaroon ako ng pelodendron na malaki. Pero hindi, pangatlo na ito sa aking pelodendron. Pero ito, binabawi kasi yung paso. Kaya kailangan ko siyang iripat. At ang gagawin ko na rin ay propagate na din. Kasi napakalaki na niya. Oh. Kasi kung hihintayin natin to na magsuloy lang, nako, matagal. Kaya, umpisa na tayo sa pag-propagate! Dahil hindi ko po kayang magtanggal nito dito. Kaya, isasali ko na ang anak ko sa video ko, sa vlog ko. Tutulungan niya po ako kasi talagang, hi, mabigat naman po talaga to. Anak, halika na, tulungan mo na ako. Paano natin ito tatanggalin? Yay! Meron pa ako! Ano ba tawag dito? Fern! Hindi naman to fern. Pero sa Bicol, tawag dito ay... Ano ba ang tawag dito? Ano? Paku-paku. Para kasing paku. Kaya tawag namin sa Bicol nito, paku-paku. Paku-paku. Ay, napali yung isa. Mamaya itatanim ko rin po ito. Dito ka muna. Tatalian po natin para hindi masira ang cute na dahon. Kasi tatanggalin natin sa paso. Kita po ninyo yan. Ang dami na niya ng... dami niya na ng ugat sa ibabaw. Kailangan po ay... punasan natin ng luyang dilaw talaga. Effective na effective po para sa ating pinuputol na pantanim. Pupunasan po natin talaga ng luyang dilaw ang ating pinutol na pantanim. Kasi po talagang napaka... bisa. Hindi po mababakteriya. Ginawa ko po ito dun sa ating adenium. Ang galing-galing po. Kailangan po kasi natin itong namin pala natanggalin ito dito. Kaya po pwede na sana ito dito tutubo na uli yan. Kaso kukunin po ito ng may-ari. Kaya ililipat ko po siya ng taniman. Itatanim na ni Tita Bet ang kanyang pelodendron. Ayan na po, natanggal na ng aking anak. At ang akin pong gagamitin pelodendron pala. Naku, hindi ko kasi alam ang tawag. Ito po ang aking gagamitin na naman ah.
ano, lupa. Ito po na naman yung pinabulok kong mga dahon. Kaya, ayan, bulok na naman siya. Ito na po ang gagamitin ko. Kasi napakaganda po talaga sa halaman. At ang aking fertilizer ngayon ay dumi ng baka. Ayan. Cow manure po talaga ngayon ang fertilizer na naman ni Tita Beth. Kasi yun nga po, yung sabi ko sa inyo, nakabili ako sa mga bata na nanguha ng cow manure dyan sa kabilang lote. Kaya yun, bumili rin ako. Kaya yun ngayon, ang gamit ni Tita Beth ay cow manure. Lalagyan na po ni Tita Beth ng cow manure ang kanyang lupa. Wala po akong ibang hinalo dito sa aking lupa, kung hindi ay puro compost lang po ito. Kasi po ang compost talaga po ay napaka gandang lupa para sa ating halaman. Kahit wala na po tayong ibang ihalo doon ay nako, talaga pong mataba ang ating tanim. Tapos meron pa ng cow manure, ay di lalong maganda ang ating tanim. Pero ang ilalagay ko po dito sa ibabaw ay ito na lang. Yung may rice hull at cockpit. Ah, napakada haba ng ano, ugat. Siguro dapat bawasan ko rin to ng ugat. Sobrang haba. Super haba na ng mga ugat niya. Bawasan na po natin. Ay! Madami tayo matatanim dyan! Laki na naman! Jackpot si Tita Beth sa barter. Jackpot na si Tita Beth sa barter. Nung taninim ko po yung mga iba kong pelodendrum, sinama ko lang po yung mga ugat niya muna. Ginanyang ko lang din po dun sa lagyan. Ayun na po yung isa. Ang laki-laki, nabuhay ko na rin. Yung isa naman nandun sa likod. Riripat ko din po yun. Pero yun, hindi ko pa siya naputulan. Kasi sabi nung may-ari, bagong propagate niya. Kaya hindi ko na yun pre-propagate. Pero yung isa sa likod, malamang. Pwede kong ipropagate. Yan. Ayos po magtanim ako ngayon. Meron na akong katulong na anak kong magtanim. Ito na po yung pinikwento kong anak sa inyo na dadating. Kaya po, ayan, nakadating na ang anak ko. Ganyan lang po ako magtanim ng aking pelodendron. Saglit, anak. Lalagyan muna natin uli ng pataba ang ibabaw para may pagkain din siyang galing dito. Swerte ko po, ang dami ko ngayon ng fertilizer. Kaya ako ngayon ay hindi nagtitipid sa fertilizer. Kaya swerte ng mga bibili sa halaman ko. Kasi ang daming fertilizer na talagang maganda. Dapat po ang pelodendron ay nasa lilim lang po talaga. Kasi yung isa kong pelodendron na nilagay ko dun sa menyo na arawan na pala talaga nung umikot ang araw. What? Umikot talaga ang araw. Naluka na nung Tita Beto. Oo nga. Eh, itong nandito ko, sa likod ko meron. Tita ba yun? Ay, ang ganda-ganda ng dahon. Samantalang yung nauna kong nabarter, nako, nagkaroon ng parang madidilaw itong tabi. Kasi nabilad. Kaya talagang, yun na po, alam ko na ang pelodendron ay bawal sa mainit. Kaya po, ang pelodendron natin talaga ay sa lilim lamang natin ilalagay. Yehey, ayan na po. Tapos na ni Tita Beth itanim. Eto na po yung kaputol ng ating pelodendrum na pinutol. Na pinutol talaga. Ay kaputol nga kaya pinutol, no? What? Ha! Wala! Tita Beth, naluloka talaga. Laging may kalokahan. Ano? E tingnan ninyo naman po, oh. Apakahaba na nung kanyang ugat. Ah, yung may-ari, hindi niya alam yung ganito. Tinuturuan ko, ayaw sa akin maniwala. Kaya mag napakadami ko to, nako, sigurado, gagaya na yon. Pwede na!
Sabi ko kasi sa kanya, ay Kuya Ricky, ay mapakahaba na yan. Putulin mo na, ay siguro natatakot siya. Kaya ayaw niya. E di, pag nakita niya tong vlog ko, kapitbahay ko kasi yon. Pag pinanood niya at Juliet, nag-iitataas na buhay ko, siya gagaya na yon. Kasi eto, oh, ang haba na pala talaga nung laman niya. E eto naman po talaga yung tumutubo nito. Kaya alam ko, kasi si Jeannie, isa rin yung sa... maano rin talaga si Jeannie. Ano ba yun? Magaling din sa pagtatanim. Mayroon din siyang ganito. Yun nga, nahingi niya yung kay Kuya Ricky. Aba, ayun na nga po ang yung bininta niya sa akin ay niripat niya din yun, ay prinopagate niya. Kaya alam namin ni Jeannie na nabubuhay kapag pinutol niyo ito. At yun na nga po yung akin nga na tinanim. Ay talaga hindi naman po masailan. Kaya, ayun, etong mahabang ito, magiging ilan to? Puputulin natin to. At itatanim natin. Ganun lang po ang pagpapadami ng pelodendrum. Nako. Ay, aalisin na natin ang ugat. Napakahaba. Pero titira ko rin yung iba. Para mas mabilis naman silang tumubo. Ganun lang po ang pagpadami ng pelodendrum. At yun po ay talagang nasubukan na namin ni Jeannie. Ay, si Kuya Ricky, ayaw niyang maniwala. Hinihintay niya lang umanak yung kanyang mga pelodendron doon. Kasi kapag hindi naman din po natin ginanito, nasuhi din talaga siya. Kaya siya nakakapagpadami din dahil sa suhi. Pero matagal siyempre yun, hindi katulad nung, katulad nito, wala pa naman kahit makikita tayo na sumusuhi o... Samantalang kung ipopropagate natin na puputol-putulin natin, ay mabilis tayo magkakaroon. Ilang putol kaya ang gagawin ni Tita Betty ito? Isa, tatlo. Patong natin dyan. At ating alkoholan uli. Ang ating pangputol. Ay kabayo. Eh kabayo talaga eh. Para po hindi mabakteriyahan ang ating halaman. At ang ginagamit ko pong pampunas dito pagka naputol natin ay luyang dilaw. Effective po si luyang dilaw. Talaga pong hindi nagkasakit ang aking mga ginamitan ng luyang dilaw. Yan. Oh, yan na po. Ito na pantanim natin. Isa. May isa na tayo. Ay. Punasan ko na kaagad ng luyang dilaw. Para sure na tayong hindi siya magka-bacteria. Nawala yung malaki kong luyang dilaw. Saan na pasuot? Yan po, dilaw. Oh, yan. Luyang dilaw. Balatan po natin ng ganyan para yung katas niya hiwaan pala. Para yung katas niya po ay makuha natin. At kuskusan po natin ang ating pinagputulan. Talaga po siyang effective. Kasi po yung ginamitan ko pong aking adenium na bagong tanim. Dati bagong tanim. Pero ngayon po, ay, ang ganda-ganda na po noon. Ah, o nga, sa vlog ko, mauuna yun eh. Pero, bagong ripat ko yun. O, tingnan nyo po yung pinunasan ko kanina. Ayan o, kulay dilaw na siya. Dilaw na siya. Diyan ka muna. O, tingnan nyo po yung hindi pa napunasan. Kulay puti. Kaya, ayan po. Kapag pinunasan natin ang dilaw, ay nagkakaroon na siya ng ano? Ano bang tawag doon? Basta yun na yun. Basta yun na yun. 1 eternity later. Protection! Eh yun! Ayan o. Protection yung dilaw. Oh. Talaga pong protection niya yan. Maliit kasi nung luyang dilaw ko. Nailaga na pala ng anak ko yung luyang dilaw. Kaya ayan ang natira. What? Yeah!
Kala mo naman pagkatigas. Uy! Pwede na! Artihan lang yan. Arti-artihan lang yung tita bet. Di naman po mahirap iputol. Kaya, yun! Pag meron po kayong pelodendron na matagal na yung... Tapos parang ang haba na nung sa taas na may mga ugat, ay pwedeng-pwede na po ninyo yun i-propagate. Kasi tingnan nyo po itong akin na to, sobrang haba na pala. Kasi ang tagal na rin talagang alaga ito ni Kuya Ricky. Eh, hindi niya hindi niya pinopropagate at natatakot. Baka daw mamatay. Yay! Ayan o. Oh, dalawa na. Ito pang isa. Kaya po magtanim na po tayo ng luyang dilaw at napakarami pong gamit ng luyang dilaw. Gamit din pala natin talaga sa pagtatanim. At siya ay protection sa bacteria. Para hindi po mabakteriyahan ang ating hala. Ah, pantanim. Ayan. Madami kasi kaming luyang dilaw dun sa tabi. Kaso, may panahon po yun na nawawala yung dahon. Kaya hindi mo na alam kung nasaan na siya. Pag umula na po, tutubo uli yun. At kapag hindi po natin inaani, lalong dumadami yun dun sa lupa. Kaso ang daming naitambak doon sa mga tabihan na mga kompos-kompos. Yay! Di may apat po ako ngayon na pantanim. Yan. Isama na natin yung luyang dilaw. Okay, magtatanim na ulit tayo ng ating pinutol. Yung lupa pong tinanggal namin doon sa paso, yun, hinalo ko na doon sa aking mga tawag doon, kokopit at rice hull. Ito na po siya, oh. Tapos nilagyan ko pa ng compost na bagong kuha ko dun sa aming, sa aming pabulukan. Hay, pabulukan. Oo nga. Pabulukan nga. Oh. Nunod ka kasi dyan. Oh, ano yun? Oh, nilipad na yung aking taniman. Mamaya na yun. Tatanim na natin. Ay, ang akin munang fertilizer. Halo, halo. Pag po ito'y tumubo na, ay siyempre, kailangan natin ng follow up. Para naman po makita rin ninyo na talagang tutubo siya. Pero pag po talaga tayo nagpapatubo, hindi natin dapat ilalagay sa arawan. At hindi rin sa ulanan. At sigurado rin natutuba, sa amin natutuba. Eh, pero di ba yung sa... Quezon yung natutuba o sa Bicol yun? Yung alak yun ang sanyog. What? Ewan ko, yung mga dyan, marunong na ang Bicol. Ang tuba sa Bicol ay... Oh, ang tuba ay Tagalog rin ba yun? Pero dito sa Laguna, ang natutuba, yung nabubulok yung halaman. Yan, eto na. Lalagay na ni Tita Beth. Yan na po. Ang ating si pinutol na philodendron. Takpan na natin. Hanggang siya ay tumubo na. Huh? Ilang lalagyan natin ng date para alam natin kung mga ilang araw. Pag naman po ito tumubo na, ililipat ko na rin to sa mas medyo magandang taniman. Asa malaki pala. Pag umano na, pag may dahon na yan. Kasi maliit po ito iyo. Pag nagdahon, di syempre sikip. Pero pag tayo nagpapaugat, ay pangit sa masyadong malaki. Kasi parang nalulunod, nabubulok. Yan. Kaya yan na po, isa. Ayan na, ganyan na lang po. Pero pag kasi ako nagpapatubo, tinatakpan ko rin yun, pero siguro ngayon hindi ko tatakpan. Testing! Yan. Para huwag mabulok yung ibabaw. Babasain din po natin muna. Tapos baluti na po natin sa plastic para mas madali siyang mabuhay. Tsaka po kasi sa amin madaming palaka. Kaya mas okay sa akin yung nakaganito.
Kasi kinakaykay ng palaka ang aking lupa. Lalo pag bagong tanim. Kaya, ayan. Ganyan po ako magpatubo ng halaman. Tsaka po talaga effective yung ating I see you. Pag tinanong nyo po kailan na naman tatanggalin yung plastic, pwede naman po kasi natin yan kahit ilang araw, titingnan natin. O ganyan, silipin natin. O kung tumutubo na po ba? Eh, ganun lang po yun. Pag tumubo na, ay di ayos na. Buhay na. Saka na natin alisin ang plastic. Ganun lang po naman yun. Kasi, tsaka, baka tuyo. Ah, hindi naman siguro matutuyo agad kapag binasa. Tsaka pag naka-ICU kasi, matagal yung ano nung lupa. Matagal siyang matuyo. Yung kay Jeannie nga, hindi niya na in-ICU. Nabuhay. Pero ako, ayoko kasi may palaka. Kakahigi na naman ang palaka. Ay, naku. Kaya gusto ko yung nakaganito ang aking pinapatubo. Ang dami kasi ng palaka, lalo't ngayon, tag-ulan na. Kaya dapat nakaganito. Yay! Yan na po. Naka-apat tayo. Tatanim din po natin itong fern. Pero ano ba talagang tawag dito? Fern talaga? Ang sabi ko na, ano nga yun? Pako-pako. Pako-pako. Sa Bicol, sa amin yung sa Bicol, tawag namin, pako-pako. Kasi diba yung pako, ay ganito ay tsura. Oh, ang taba, ang ganda. Ang ganda ng kanyang mga ano, ng kanyang ugat. Sariwang-sariwa. Ang gusto rin po niyan ay sa lilim. Tsaka pag naulan, yun. Gustong-gusto ng mga fern bagayan. Hindi ko na naman yan alam. Alahin ang fern, pero may tawag pa na iba, hindi ko na alam. Yan po, ang nilalagay ko, dumi ng baka. Yan. Ay, naka, ang ganda. Sariwa-sariwa yung ugat niya. Maganda rin ito sa, ano ba yun, yung nakabitin. One eternity later. Hanging plant. Gawing hanging plant. Pwede siyang hanging plant. Kasi ayan oh, umaano nga siya talaga eh, nalawit. Kaya lang dapat yung hanging plant na medyo malalim. Kasi ang ugat niya ay mahaba. Ay, pangit nito. Tanggalin kita. Hindi natin sa ibabaw ng kanyang pagkain. Buka ka. Kaya maganda siyang panghangin. Kasi pababa pala talaga siya. Maganda po talaga pala panghangin. Kasi yan o. Nakaganyan pala talaga yung dahon niya. Ayun. Sa susunod, ililipat na lang ni Tita Bet sa kanyang mga panghangin na taniman. Ayan. Yay! Tanim na muna natin ng ganyan. At baka naman mamatay. Kawawa. Hindi pala siya nakatayo. Talagang nakalaylay siya. Oh, gayaan. Ah. Yan, nakatapos na si Tita Bet magtanim ng kanyang pelodendron. At ayun, naka-apat tayong putol. O di, mabilis nating mapaparami. Ganun lang po ang pagpaparami ng pelodendron. Pwede po natin kunin yung kanyang pinakapuno at putol-putulin natin. Tutubo po yun. At walang problema kasi ito pong pinutol natin talagang may ugat. Yung natira din dun may ugat. Eh, subok na po namin ni Jeannie. Ngayon lang po namin. Ngayon ko lang po pinakita. Kasi po talagang nako, ganun lang po ang ginawa namin ni Jeannie. Nabuhay namin yung ugat. At ayun lang yung kay Jeannie, hindi ko alam kung ilang buwan, araw, oo nga. Kaya may follow up din po tayo kung ilang araw bago natin to, kung ilang araw siya bago magkaroon ng dahon. Yan po ang pagpaparami ni Tita Bet ng pelodendron na may iba't ibang tawag ang pelodendron. Di ko alam kung anong tawag dito sa kanya na to na malaki yung dahon. Kasi marami pa akong pelodendron na iba naman.
yung tawag dito. Ha? Ano nga yun? Ay, sa susunod ng vlog ko, madami pa akong i-propagate na mga pelodendron na iba-iba. Kaya hanggang sa susunod na pong vlog ni Tita Beth. Like and subscribe everyone! Thank you! God bless po sa ating lahat! I love you, I love you, I love you all!